Kung maaari pong matanong si dating PAGCOR Chair Domingo, ma'am. Opo. Salamat po at magandang tanghali. Salamat sa inyong pagdalo. So, former Chair Domingo, hindi na po maikakaila na yung mga POGO na pinapasok sa Pilipinas nung term nyo ay, well, naghasik talaga ng lagim. At labis sa mga karumal-dubal na krimen at abusong ginawa sa poder natin. So, paano po yan napayagan nung panahon ninyo? At ano pong maipaliliwanag nyo dyan? Nag-umpisa po ang regularization o legalization, regulation at legalization ng mga offshore gaming operations doon po sa CESA. Saan po? Sa CESA po. Sa CESA, okay. Noong 2007 po, nagbigay po sila ng 2 master licenses na meron po sa authority na mag-issue ng mga sub-licenses upon their discretion. Noon pong 2016, nagtuloy-tuloy po yon at ang napagalaman pong remittance nila sa gobyerno at that time ay 50 million a year. Pero po, yung mga kanilang sub-licensees, hindi po, karamihan po, nag-operate outside the territorial boundaries of CESA, of Cagayan. Nakikita po yon dito po sa Makati, meron din po sa Clark. At nung pong panahon na yon, nagkaroon po ng intelligence report na kahit nung panahon na yon ay may 80,000 ng alien employees na nagtatrabaho sa mga ito. 2016 po? Before pa po. Before? Kasi nag-start po yan 2007. Po eh. Opo. Ang hindi ko lang po alam kung yung 80,000 na yon ay kasama yung mga illegal. Kasi po yung mga illegal noon, marami po rin talaga yon na siya po ang mas mahirap na... they're more harmful actually because there's no protection for their employees because lahat po yan pumapasok, hindi po natin alam kung paanong nakakapasok. Nung pangalawa, wala pong assurance yung mga players na meron pong fair play. So halo na po yun, yung pong illegal at yung legal. Nung pong 2016, unang buwan pa lang na pagpasok ko sa PAGCOR, na-call na po yung attention ko dyan at pinag-aralan po talaga kung paanong sugpuin yung illegal at kung pwedeng i-regulate yung legal. Ibig sabihin po nung legal at that time, yung mga sub-licenses ng CESA. So, nagsimula po ang diskusyon dyan at nga po nung 20... Pero excuse me ma'am, ibig niyo pong sabihin lahat pa po ng sinabi niyong nag-operate sa labas ng jurisdiction ng CESA, lahat yun? Parang mga branch lamang niya o extension lamang niya? Sub-licenses po. Panay sub-licenses ng CESA lamang? O, isa pong... Okay. Dalawa pong organisasyon ang binigyan nila ng master license. Yun pong master license na yun, nag-i-issue po nang according to their discretion ng sub-licenses. Hindi po namin alam ang mga standards o yung mga requirements, pero po before 2016 po, lahat po ng legal so-called na license na POGO na offshore gaming operations, ang lisensya po ay CESA. So yung CESA lamang ang nag-i-issue ng 2 set ng sub-licenses na yon before 2016. Ganun po yung sinasabi nyo. Wow. Okay. Yun nga po, kinulang attention namin, pag-aralan, dahil marami rin po kasing illegal operations. Kasi po, napaka-invisible po kasi ng industry na yan dahil internet po ang ginagamit. So yung pong napag-usapan ay i-clarify yung provision ng aming Republic Act na nag-create po, nag-amend ng PD 1869 na nagsasabi na ang online gaming ay kasama rin sa mga ire-regulate ng PAGCOR. Sorry, PD 1869. Ano pong pamagat mo? Ni-write down ko po eh. PD 1869 na ni-release po ni
former President Marcos noong 1978, Creating PAGCOR. Ah, Creating PAGCOR. Oo, all right. Na-amend po yan sa, ng RA 9487. Kung saan po, nagkaroon na rin ng regulation. Kasi dati po, pag-aari lang ng PAGCOR, lahat po ng casino over land and sea. Land and sea. Ngayon po, monopoly po talaga ng PAGCOR yan. Yun ang unang regulation. Nung pong na-amendahan ito, nagkaroon na po ng will regulate at will license po yata. Kaya po nagkaroon na ng mga private. At kaya po ang PAGCOR nagkaroon ng dual role na nag-own at operate ng sarili niyang casino. At nagkakaroon din po siya ng regulatory functions dun po sa mga privately owned casinos and other gaming stations. Yung pong EO number 13 na na-issue noong 2017, kin-clarify lang po ang jurisdiction ng bawat isa sa apat na ito. Apat po kasi ang pwede magbigay ng license. Yun pong CESA, yun pong APECO, at yung pong AFAB. Yung AFAB po, talaga pong sumusunod dyan, hindi po talaga sila pwede magbigay ng gaming license without going through PAGCOR. Pero ang APECO po at that time, wala po silang activity na tulad niyan. So active lang po ang CESA since 2007. Sabi niyo po, apat yung mandated mag-issue ng license ng EO 13 of 2017. Hindi po. Ma'am, may charter po ang CESA, yes. APECO, AFAB at ang PAGCOR. Ito po ang apat na authorities na pwedeng mag-issue ng gaming licenses. Okay. Eh hindi nga po maliwanag ito kasi po yung CESA nakapagbigay ng licenses at nag-operate po outside their territorial jurisdiction. Ang ginamit po nila yung mga PESA accredited buildings para po malusutan yung territorial boundaries ng kanilang charter. So yung EO 13 ay inisyu din para kontrolin yung sumosobrang kapangyarihan ng CESA sa usapin ng pag-issue ng licenses. Kin-clarify po niya ang jurisdiction lamang ng bawat isa dito sa apat na authorities na ito. Sige po. So habang umandar yung ganitong pag-develop ng policy as it were tungkol sa naging POGOs, mula PD 1869 na naamyendahan ng RA 9487, nagkaroon pa ng EO 13, hanggang dumako na po tayo sa present day na talagang full-blown operation na ang POGO dito sa atin. Eh, hindi nyo po ba nababalitaan yung mga krimen na nangyayari sa loob ng mga naging POGO hubs na iyan? Una po, inaamin namin na alien po sa amin talaga yung concept ng online gaming na offshore. Talaga pong nag-start kami dyan, bari zero ground. Kailangan po kaming mag-research, kailangan po kaming mag-interview, at kailangan po kaming tumingin ng mga iba-ibang models sa iba-ibang bansa kung paano minire-regulate at kinokontrol ang POGO. Dahil nga po, meron po kaming reports on kidnapping at meron po kasing reports din na minsan may mga nabubugduwag na mga tao. Kami po ay nakikipag-ugnayan noon sa Anti-Kidnapping Bureau. Meron din po kaming Memorandum of Agreement na kung saan mag-work together kami sa PNP, sa NBI at maging sa DICT po nung naging active na ang DICT at sa DOJ po. At usually po yung kanilang mga anti-crime, anti-cyber crime divisions ang katrabaho namin para po dahil internet-based po itong game na to. Kailan pa po nyo nababalitaan yung mga kidnapping, pangbubugbog at ipapangkrimen? Nagsimula po yun at pasensya na po kayo kasi palagay ko po mga 2018 hanggang 2019. At yun po talagang nagiging problema, ang karamihan po ay finance-based. Kasi po yung mga nagtatrabaho, siguro po naiinip din, nagsusugal din po sila sa mga kasino at nagkakautang po sila sa mga financiers.
Kaya po nagkakaroon ng ganon. Meron din pong kasong nare-report na yung mismong kinidnap ang siyang nagpa-kidnap para makakuha ng pera sa kanyang mga magulang. Palala ng palala. And speaking po, ma'am, of 2019, noong 2019, you defended the creation of self-contained Pogo hubs where Chinese citizens would be isolated from us, from Filipinos. You said, quote, they, meaning Pogo workers, they are no longer exposed to crimes being committed against them on the streets. Ang problema po, it prevented us, yung mga law enforcement agencies natin, from detecting their crimes hanggat nga pong large-scale human trafficking na pala. May comment po ba kayo doon? Ang concept po ng Pogo Hub ay magkaroon po ng mga iba-ibang buildings, hindi po occupied only by one Pogo owner. Yan po ay parang hub para sa maraming Pogo operators. At doon po sa Pogo operators na yon, mayroong silang natural surveillance among themselves. Pero po, ang isa sa mga provisions para po ma-approve yung Pogo Hub, lahat po ng law enforcement agencies at other government agencies katulad ng BIR at PAGCOR, pwede pong kumuha ng opisina doon, mag-hold ng office doon, nang libre ang renta. Isa po yun sa mga requirement. Para po, ma-monitor din kung ano ang nasa loob ng Pogo, ng hub na yon. Wala po sa konsepto na isa lang ang magmimayari. Talaga pong yun ay i-offer nung landlord sa iba-ibang Pogos para po magkakasama sila. At isa po yan sa solusyon na naisip namin kasi marami nga pong cross-cultural miscommunications. Well, ma'am, ang naging problema po, hindi lang cross-cultural miscommunication. Kasi kahit pa may pagkakaiba-iba ng mga kultura, malinaw naman po yung mga batas dito sa atin. And unfortunately, ang nangyari po ay hindi, kunyari isang building na iba't ibang floor silang mga Pogo companies, ang eventually nakita po natin, Pogo hubs talaga na ang lalaki. Meron man tayong in-house na PAGCOR o ibang ahensya natin na dapat ay nakakapag-opisina doon, nagmamonitor. Pero may mga hub na hindi nga mapasukan nung ating mga law enforcement agencies. So hindi nila masugpo yung mga krimen na ginagawa na pala sa loob doon, laban sa Pilipino at laban sa dayuhan din. Noon pong time namin, isa lang po ang natatandaan kong may lisensya para magtayo ng Pogo Hub. Yun po yung nasa Covlandia. Mm-hmm. Ito po mga sumunod at wala po akong narinig na ito ay na-raid o may nilabag na batas. Yun pong mga sinasabi nga yung hub ay hindi po yun during our time. Ma'am, bukod pa po sa hub, actually 4 na taon na itong investigasyon ng aming komite dahil simula pa lang po sa 2020, the year after na sinuportahan nyo yung self-contained Pogo hubs, nagsimula na po yung mga reklamo at investigasyon namin sa Pogo-related prostitution, illegal recruitment and detention, yung buong malaking pastilla scam hanggang ngayon dito sa human trafficking, cyber scamming, money laundering, merong pang iniimbestigang espionage, tapos itong pag-commodify sa Filipino citizenship. So sobrang dami po para hindi mapansin at hindi matugunan effectively. Sino po ba yung enabler ng mga Pogo na ito nung administrasyon ninyo, nung nakaraang administrasyon? Enabler po? Yes po. Yung nagpasimuno na, kasi ang nasaksihan po natin, halos open door policy talaga sa Pogo dito sa ating bansa hanggang ngayon. Kaya humarap tayo sa maraming problema at buti na lang umabot sa ban ni Presidente nung SONA. Meron po kaming division, yung OGLD, na tumutugon dyan sa offshore gaming. Yan po ang pinapasahan ng mga lahat ng problema at sila po ang nagre-rekomenda ng solusyon. In fact po, isa sa mga solusyon ay pagbibigyan po ng mga lectures at mga klase
sa mga customs, traditions at history ng Pilipino ang bawat dumarating na bagong POGO employee. At hindi po sila pwedeng i-hire kung wala po certification na to. Katulad po ng sinabi namin, bagong-bago po sa amin ito at talaga pong pinag-aaralan pa. At yun pong ika-isa-isang na-approve na POGO Hub, ayun nga pong nasa Covlandia, wala naman po kaming nakitang report na doon po ay may paglabag ng batas. So, kaya, dahil ang sagot po nyo sa tanong ay yung isang unit sa loob ng PAGCOR. Sinasabi nyo, PAGCOR lamang ang naging champion para sa POGO dito sa ating bansa hanggang sa level nyo yon. You did that all on your own? Kasi po, ang pagbinigay po ang trabaho sa akin, kailangan pong pag-aralan. At pag sinabi pong kailangan i-implement, kailangan din po namin pag-aralan ang implementation. Nandun po muna kami sa operations. Nung nagkaroon po ng yung mga potential problems ay naging problema na, talaga naman pong inasikaso namin, kaya kami ay nakipag-ugnayan na rin sa lahat ng law enforcement agencies at maging sa DOJ. Alright. Salamat, ma'am. Those are my questions for you for now. Pero talagang nag-iiwan pa rin ang mga bukas na tanong. Kasi yung regulatory function ng PAGCOR, hindi po mahina yon. Malakas po dapat yon. Lalo na dahil may karanasan na po ang PAGCOR sa pag-regulate ng mga nauna ng entities tulad nga ng pinag-usapan nating CESA, APECO, AFAB, kung bakit parang nawala ng lakas para humarap dito sa POGO. But I'm sure my colleagues will also have further questions for you later, former chair. Salamat po.